Handa mo bang harapin ang mga challenges sa pagsunod sa Panginoong Hesus? Magandang-magandang araw ng Biyernes, mga kapanalig. Kamusta po kayo? Kamusta ba ang iyong pananampalataya ngayong panahon ng pandemya? Hari nawang matatag pa rin at patuloy na kumakapit sa habag at awa ng ating Panginoon. Manalig tayo na hindi tayo susubukin ng Panginoon ng higit sa ating makakaya. Bagkos sa bawat pagsubok na hinahayaan niyang mangyari, laging may kaakibat na biyaya para malagpasan natin ito. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang habili ng Panginoong Hesus sa mga nagdanais sumunod sa Kanya sa mabuting balita ngayon. Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, "Kung may ibig sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus para sumunod sa akin. Sapagkat ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili ang mawawalan nito, ngunit ang naghahangad na mawalan nito ang makakatagpo nito. Ano ang pakinabang ng tao, tubuin man niya ang buong daigdig, kung sarili naman niya ang mawawala? Sa ano maipagpapalit ng tao ang kanyang sarili? Darating nga ang anak ng tao, taglay ang kaluwalhatian ng kanyang ama, at kasama rin ang kanyang mga banal na anghel, at doon niya gagantimpalaan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Totoong sinasabi ko sa inyo na makikita ng ilan sa inyo ang anak ng tao na dumarating bilang hari bago sila mamatay." Kung may ibig sumunod sa akin, itakwil ang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sa pandemyang nararanasan natin ngayon, pakiramdam mo ba, pasan mo na ang krus ng buhay? Sa unang 3 buwan ng lockdown, parang pasan na natin ang mundo. Pero nang malapit na mag-4 na buwan sa pananatili sa tahanan at iba't ibang hindi mabuting balita ang nasa sagap natin, parang nadaganan o nabagsakan na tayo ng mundo. Dito sa pagkakataong ito tayo dapat lalong kumapit sa ating pananampalataya. Isipin natin na sa kabila ng parang pinaglalayo-layo tayo dahil sa social distancing, parang lalo naman tayong malapit sa isa't isa dahil sa misteryo ng ating pananampalataya. Magkakalayo man tayo pisikal, sa panalangin, lalo na sa live stream mass, tayo ay pinaglalapit ng Diyos. Ito sana ang pahawakan natin kung nakakadama tayo ng panghihina na ng loob. Yung para bang malapit ka ng sumuko, pagod na, hirap na hirap na. Sa ganitong pagkakataon, isipin natin na hindi tayo nag-iisa. May Diyos na patuloy na kumakalinga, hindi natutulog. Pinaniniwalaan ko na hinahayaan na ng Diyos na subukan ang mga tapat sa Kanya upang masukat ang lalim ng pananampalataya. Hari nawa, patuloy tayong manalig na hindi tayo susubukin ng higit sa ating kakayahan. Panghawakan natin na walang krus na hindi kayang pasanin sa tulong at awa ng Diyos. Kaya, maaaring sa huli ang ating dasal. Panginoon, kayo na po ang bahala. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-isa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, lalo na ang mga nawala ng trabaho ngayong panahon ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila, sa ating mga frontliners at sa lahat ng tumutulong upang maibsan ang paghihirap na dinaranas ng ating kapwa. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang sa pagtahak natin sa buhay na walang kasiguruhan. Habag at awa ng Diyos ang ating katiyakan.
God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all, to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenz Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.